Nako, napakabilis, Tutor Eric. Week 7, at speaking of week 7, nako, nalalapit na ang ating araw ng pagtatapos at pagsisimula ng panibago na namang mga sesyon. Pero bago yan, so syempre, binabati natin ang lahat ng mga mag-aaral na magsisipagtapos ngayong taon ding ito, no? So Tutor Eric, at sabi ko kanina, ako ay nasasabik ng talakayin ang ating aralin ngayong hapon. Pero bago yan, ano, batiin muna natin ang mga patuloy na sumusubaybay at mga nagbibigay ng kani-kanilang mga pagbati mula sa iba't ibang paaralan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Simulan ko na, Tutor Eric, ha? So nakikita ko, batay sa aking screen ngayon, Tutor Eric, nakikita ko ang pagbati mula kay Richelle Coley, tama ba? Kulili, yan, or Kuli. Good afternoon po, watching and listening from San Mariano National High School, Main SDO Isabela. Ang teacher niya ay si Lizelle Gatan Richelle Kulili, grade 9. Yan, Eucalyptus. At marami pang iba katulad ni Princess Divine Manipon, Cristeline Acera, Shia Ruvi, at marami pang iba na nakikita ko ngayon, Tutor Eric. Ikaw naman ang magbate. Ayun, Tutor Ryan, salamat sa pagkakataong batiin ang mga kasalukuyang nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Si Maria Ashley Borromeo, si Angela Ignacio, si Enimedes ng Tanday High School SDO Camarines Sur. Ang kanyang guro sa Filipino ay si Pearly A. Palmes. Gayun din si Jose Cheno D. Bunyales ng St. Michael Academy, si Elijah Conchas ng DepEd Isabela San Mariano National High School, kay Ma'am Lizelle Gatan, si Hannah Dane Garma ng San Mariano National High School SDO Isabela, kay Ma'am Lizelle Gatan. Yun din po, Tutor Ryan, talagang maraming nanonood na mula sa SDO Isabela, particularly dun sa San Mariano National High School. Magandang hapon sa inyong lahat. Wow naman talaga, Tutor Eric, marami tayong sumusubaybay o marami tayong tagapagsubaybay at sana madagdagan pa at makapaghimok pa ang ating mga mag-aaral sa kani-kanilang mga division, mga sangay, mga rehiyon upang mas lalong maging makahulugan ang bawat talakayan natin. Araw-araw, lalo tigit sa araw ng Miyerkules, tuwing alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon, Tutor Eric, at syempre pa, ayan, pagbati sa lahat ng mga nanonood ngayon, ang pagbating ito ay taus puso sapagkat nasa ikapitong session na po tayo, no? At binabati natin ang lahat ng mga mag-aaral sa pagsasakatuparan ng mga gawain kaugnay ng ating mga aralin noong mga nakaraang araw. Tutor Eric? Ayun po. Huwag po natin kakalimutan to like and share po yung live session natin ngayon. Tayo po ay live na napanonood sa DepEd Itulay Facebook page. Tutor Ryan, loading. Lodi natin ang ating mga mag-aaral, ang ating mga tutee. Kaya naman, ano ba ang tatalakayin natin ngayon, Tutor Eric? Pero bago natin o bago tayo tumungo sa ating talakayan, so syempre, magbabalik tanaw muna tayo, no? Okay? Ayan, Tutor Ryan. Ayan, Tutor Eric. Ayan, umpisa, syempre, isang pagbati sa lahat ng mga tunay na Pilipino at ang ating taus-puso at pagpupugay sa lahat ng mga Pilipino dahil ipinagdiriwang natin ang 124th Independence Day sa buong Pilipinas, Araw ng Kalayaan at Katunayan noong Hunyo 12 ito natin sinimulang ipagbunyi, Tutor Eric. Ayun po, para po sa kaalaman ng lahat o konting trivia lamang, tayo po ay nakalaya sa pananakop ng Espanya noong June 12, 1898 at dito natin nasaksihan ang unang pagwagayway ng bandila sa tahanan ni General Emilio Aguinaldo at narinig din natin yung unang pagtugtog ng lupang hinirang sa pangunguna ng Banda Nacional Marcha de Malabon, Tutor Ryan. Nako, napakahusay naman ng kapartner kong ito. Punong-puno ng trivia sa bawat session natin. Ayan, palakpakan naman dyan.
Ayan. Tutor Eric. Ayan, Tutor Ryan. Bago natin talakayin yung paksa natin ngayong hapong ito, ay ibigay muna natin yung mga layunin natin ngayong araw na ito. Tama, ayan, Tutor Eric. Para sa unang layunin natin na ihahambing ang mga katangian ng isang ina noon at sa kasalukuyan batay sa napanood ng dulang pantelebisyon o pampelikula. So nandiyan na po yung Most Essential Learning Competency Code. Ayan, nakikita nyo po sa inyong mga screen. At para sa pangalawa nating layunin ngayong araw na ito, nagagamit ang angkop na ekspresyon sa pagpapaliwanag, paghahambing, pagbibigay ng opinion. Nandiyan na rin po yung code sa inyong mga screen. Ayan. At syempre, huwag nating kalimutang batiin ang lahat ng naging bahagi ng matagumpay na araling pagkatuto o module na nagmula sa Caloocan City at Schools Division Office ng Caloocan City. Yan, pagpupugay sa lahat ng mga guro na nasa likod ng tagumpay ng inyong module dahil ang module ninyo ang ginagamit natin bilang patayan o sanggunian sa bawat session na ito. Ayun, Tutor Ryan, lubusin ko na rin po yung pagkakataon na batiin ang amin ng school, si Vice Superintendent ng Caloocan City. Walang iba kundi si Dr. Nerissa L. Losaria sa SO5, ang aming punong guro sa Bagumbong High School na si Ginoong Noel G. Kipuyin, ang puno ng kagawarang Pilipino na walang iba kundi si Ginang Emma Pastrana at lahat ng mga guro sa asignaturang Pilipino sa mataas sa paaralan ng Bagumbong. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo naman, Tutor Ryan. Memoryadong-memoryado mo na, Tutor Eric. Memoryadong-memoryado mo na. So, syempre, isa ring pagbati, umpisa sa aking butihing Schools Division Superintendent, walang iba kundi si Dr. Loida N. Nidea, sa aming mga ASDSS, sa aming siyempre sa aking punong guro, walang iba kundi si Ma'am Lourdes Sevilla at mga kaguruan o kaguruan ng mataas na paaralan ng Del Gallego at lahat ng aming mga mag-aaral sa paaralan ng Del Gallego National High School. Pagbati sa inyo at sana nandito rin kayo ngayong hapon upang tuklasin ang panibagong aralin ngayong hapon. Ayan, Tutor Ryan, ituloy na natin yung ating talakayan ngayon. Pero sabi mo nga kanina, bago yun, mambalik tanaw muna tayo sa mga paksang na pag-aralan natin nung nakaraang linggo. Ayan, para sa ating panuto, piliin ang titik o letra ng tamang sagot at gamitin ang ating comment section para i-comment ang inyong mga tamang kasagutan. Alam ko, Tutor Ryan, na mabilis ang mga daliri at kamay nitong mga alam na alam na natin yan. Subok na natin yan, Tutor Eric. At katunayan, alam kong at nababatid ko na talagang sila'y hangdang handa na, Tutor Eric. Kaya simulan na natin sa umpisa. Unang katanungan. Bilang pagbabalik tanaw, sa unang katanungan, sa kabilang dako, nasa loob ng panaklong na nakikita natin sa screen, sa kabilang dako, bunga nito, si Sisa ay kaagad pumunta sa simbahan upang hanapin ang kanyang mga anak. Ano kaya ang akma o mas angkop gamitin sa dalawa, sa kabilang dako o bunga nito? Angkop ayan, sa pangunta. Antayin natin, Tutor Ryan. Antayin natin kung meron silang mga kasagutan nila. Tama, antayin natin. Alam kong mabilis yung mga daliri nitong mga nanonood sa atin tuwing araw ng Miyerkules, Tutor Ryan. Hindi naman tayo binibigo nitong mga to. Ayan. Mm-hmm. Nasa na ang kanilang mga sagot? Nakikita ko ang sagot ni Jose Chino Boniales. Ang sabi niya, Tutor Eric, sa kabilang dako. Ganun din ang sagot ni Harriet Casero. Aba, tama kaya ang kanilang mga kasagutan? Tingnan na natin agad, Tutor Eric. Bunga nito. Tutor Ryan. Tama agad ang kanilang kasagutan, Tutor Eric. Napakahusay palakpakan para sa inyong sarili. Meron na kayong isang puntos. Ikaw naman, Tutor Eric. Ayan, para sa ating ikalawang katanungan, ang Guardia Civil ay kasintapang digasinong ng mga alila sa simbahan. Ayan, alam ko, Tutor Ryan, madali nilang masasagutan ito dahil
malalaman ka agad nila kung ano yung akmang sagot dun sa pangungusap, Tutor Ryan, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Kung talaga bang fitted siya dun sa pangungusap. Ayan. Tignan natin. Tignan natin yung mga sagot ng ating mga mag-aaral. Tayin natin, Tutor Ryan, baka naglalag lang ang sila. Ang pagpipilian nyo lamang ay kasing tapang di kasino. Ano kaya ang tamang sagot dito, Tutor Eric? Medyo napapabagal yata ang pagtipa sa mga titik sa kanilang Tutor Ryan, mga... Kasi dito, mga sa amin, dito sa amin, malakas ang ulan ngayon. Baka... Kaya naman pala, Tutor Eric. Kabaligtara naman dito sa Bicol, medyo mainit talaga ang panahon. Ayun, nakikita ko na ang kanilang kasagutan. Ang sabi ni Ermeline, kasing Ermeline, kasing tapang. Gayun din ang sagot ni Hannah Marlo Mercado, kasing tapang. Sir Marlo Mercado ng GRS National High School ay nandito rin. Precious. Ayan, Maria Abigail, kasing tapang. Tingnan na nga natin, Tutor Eric, kung tama ang kanilang mga kasagutan. Tama, Tutor Ryan, kasing tapang ang sagot. Ang husay naman talaga, Tutor Eric, ng ating mga tutee ngayon. Mm-hmm. Para sa ikatlo, ako na ang magpapasa. Sa paniniwala, inaakala ni Sisa hindi magnanakaw ang kanyang mga anak. Ano kaya ang tama o pinakaakmang gamiting pangungusap o salita na kukumpleto sa pangungusap? Ito ba ay sa paniniwala o inaakala? Ayan. Batay sa sagot ni Jaisal. Jaisal Ann, sa paniniwala. Pagbati, Daryl. Sabi rin ni Precious J. Aaron, Shia Ruve, Tutor Ryan. Si Shia Ruve. Si Shia Ruve. Oh. Ayan, tingnan nga natin kung tama ang kanilang kasagutan, Tutor Eric. Tama, Tutor Ryan. Sa paniniwala, tamang sagot. Nako, tama. Talagang patunay lamang yan na nakinig sila sa iyong talakayan, Tutor Eric. Para sa ating ika-apat na katanungan ng kaya naman maramdaman niyang wala nang buhay ang kanyang inay, siya'y nanagoy. O ano kayang salita ang akma o nararapat sa para mabuo yung ika-apat na pangungusap? Ito kaya'y nang o kaya naman. Ayan, sabi ni Shia Ruve, Ermeline Madawin, Maria Abigail Cabarteja, Precious Joy Labayug, Michelle Colili, pare-parehas ang sagot nila, Tutor Ryan. Nang daw. Nang. Tingnan nga natin, Tutor Eric. Tama ang sagot nila, Tutor Ryan. Nang. Aba. Pero wag natin kalimutan, ano nga ang kasing kahulugan ng salitang nanaghoy? Ang kasing kahulugan ay umiyak. No? Inay siya'y nanaghoy o umiyak. Ayan. Napakahusay ng ating mga tutee. Tingnan na natin para sa ikalimang pangungusap. Sa gayon, samantala, ipinagbili ni Elias na kung walang taong darating ay humukay sa paanan ng punong balite at ang kayamanang makukuha ay gamitin sa pag-aaral. Ano kaya ang pinakaakma o angkop gamitin sa nakukumpleto sa pangungusap? Sa gayon o samantala? Tingnan natin, Tutor Ryan, yung mga sagot nila dito sa ating screen. Ayun, may sumagot na, Tutor Ryan. Samantala, ang halos nakikita kong kasagutan. Mm-hmm. Ayun. Meron akong nakaligtaan. Ayun, ang bilis. Ang bilis, Tutor Eric, hindi ko nabasa yung mahabang komento. Ayan, Tutor Eric, ano nga ba ang tamang sagot sa ikalimang pangungusap? Samantala, Tutor Ryan. Aba, samantala. Kaya naman, ibig sabihin nito, tama ang kanilang mga kasagutan. At batid ko, Tutor Eric, batid natin pareho malamang na sila ay nakakuha ng limang perpektong kasagutan. Ayan, palakpakan mo ang ikalimang.
Isang pagsaludo at isang pagbati sa ating mga mag-aaral ngayon dahil talagang tunay na napakahuhusay nila at alam natin na handang-handa na sila sa ating panibagong aralin ngayong araw na ito, ngayong hapong ito, Tutor Ryan. Tumpak, Tutor Eric. At ako ay sabik na rin. Kaya naman, kilalanin muna natin ang Tutti Lodi Awardee of the Week. Walang iba kundi sino? Si Shia Ruvi B. Sagon ng San Mariana National High School ng SDO Isabela. At ang kanyang guro ay si Lizelle B. Gata. Napakasipag naman talaga nito, Tutor Eric. Katunayan, nung mga ilang session ay siya rin ang kinilala nating Tutti Lodi of the Week. Bakit? Sapagkat ibinahagi niya ang kanyang kasagutan patungkol sa ibinigay nating takdang gawain. At tingnan na natin ang kanyang kasagutan. Ayan, Tutor Ryan, madaling-madali lang ito. Taktang gawain, ano ba yung taktang gawain natin noong nakaraang linggo? Ipinagmamalaki ko, lipunan ko, gumuhit ng larawan na nagpapakita ng maulad na lipunang Asyano. Ipaliwanag ang kinuhit sa pamamagitan ng isang talata. Ito yung gawa niya, parang hindi gawa ng isang bata. Tutor Ryan, tignan mo. Diba? Ang larawan ay nagpapakita ng maunlad na lipunang Asyano. Ang iba't ibang bansa sa Asya ay maunlad na sa larangan ng ekonomiya. Mataas sa produkto agrikultural, mataas na level ng teknolohiya at higit sa lahat, matatag at matibay ang pananampalataya sa may kapal na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Yung ating pagpaniniwala at matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang galing naman ni Shia! Talaga namang pinabibigit tayo, Tutor Eric, ng ating Lodi na si Shia sapagkat napakahusay ng kanyang pagkakaguhit, di ba, ng poster na ito. Palakpakan natin si Shia. Napakahusay naman talaga. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kasagutan at sa parehong pagkakataon ng iyong talento. Ayan, Tutor Eric, meron tayong isang malaking katanungan. Okay, bago natin na o bago tayo tumungo sa ating pinakapaksa ngayong hapon. Ang tanong, bilang bahagi ng kababaihan, para sa mga kababaihan o hanay ng kababaihan, Tutor Eric, paano mo isinusulong ang iyong karapatan? Aming tutti, mga minamahal na tutti, lalo tigit ang mga nasa hanay na kababaihan, paano nyo nga ba isinusulong ang inyong karapatan? At para sa pagkakataong ito, Tutor Eric, ay maririnig natin ang isang kasagutan na nagmula sa ating mahusay na panauhin mula sa Schools Division of Kamirinusur, ang aming mahusay at napakasipag na pansangay na tagapamanihala, walang iba kundi si Dr. Loida Enedea. Sinusulong ko ang aking karapatan bilang babae sa pamamagitan ng una, pagsiguro na alam ko kung anong aking mga karapatan. Ikalawa, pagsuporta sa mga advokasya ng mga kababaihan. At pangatlo, pagsiguro na sa workplace o sa anumang lugar, bahay man o kung saang institusyon, sisiguraduhin ko na hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng pag-coordinate sa mga taong na kailangan mag-implement nito. So, pwedeng, in general, it's about education, information, and communication. If all of those three are present, then we will be able to really help promote and advocate for the rights of women. Ayan. Maraming salamat po. Sinabi.
napakahusay talaga ng aming SDS. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon na, na ibinahagi ninyo po sa amin, Madam SDS ng Kamarinesor, ang aming masipag at mahusay na SDS, Ma'am Loida N. Nedea. Ayun, isinusulong niya ang kanyang karapatan bilang bahagi ng kababaihan. Unang-una natandaan ko sa pag-alam sa kanyang karapatan at pagsasakatuparan na talagang anumang kahit ikaw ay nasa hanay ng kababaihan, alam mo ang iyong malaking karapatan at ginagampanan sa lipunan, Tutor Eric. Ayan, ayan, Tutor Ryan, magbibigay lang ako ng konting tips. Ayan. Hindi kasi lingid sa ating kaalaman na ang kalagayan ng mga kababaihan noong unang panahon ay talagang nasa bahay lang. At ang paniniwala nila noon ay sila o yung mga kababaihan ay tinuturing na katulong lamang. Subalit ngayon, ngayong modernong panahon, pantay na ang pagtingin, lalaki man o babae, wala nang gender discrimination, mahalagang bigyan ng proteksyong batas ang mga kababaihan para hindi na maulit yung kwento nung nakaraan at sila'y mabigyan ng karapatan na mamuhay na talagang na napapractice nila yung mga dapat para sa kanila, Tutor Ryan. Tumpak, Tutor Eric, at talagang napakahusay rin ang iyong tinuran patungkol sa karapatan ng mga kababaihan. At katunayan, dahil sinabi mo na pantay na karapatan sa pagitan ng babae at lalaki, ay meron tayong mga leader ng bansa, may mga pinuno tayo sa ating mga lipunan at maging sa iba't ibang mga establishmento na mga kababaihan, at napatunayan na nila ang kanilang kahusayan at talagang pagkakaroon ng maayos na pamamahala sa isang pangkat, di ba, Tutor Eric? At dahil dyan, Tutor Eric, yan ay may malaking kinalaman sa ating tatalakayin ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa kay Sisa bilang mahalagang panauhin o mahalagang tauhan sa ating nolimitanghere. Sino nga ba si Sisa at ano ang maihinuha mo o maihinuha ninyo sa kanyang pagkatao? Kaya naman, Tutor Eric, simulan na natin ang pagkilala kay Sisa. Ayun. Batay dito, Tutor Eric, ikaw na. Sino nga ba si Sisa, Tutor Ryan? Si Narcisa o mas kilala bilang Sisa ay ina ni na Crispin at Basilio. Nilalarawan siya sa nolimitanghere bilang isang babaeng maganda at kayumanggi. Kahit na maganda siya ay simple lamang siyang manamit at magayos. Tulad ng kanyang kaluluwang ibinigay sa kanyang mga anak, napakaganda ng kanyang mga mata, mahaba ang pilik at malalim ang tingin. Katamtaman ng kanyang ilong, maputla ang mga labi na may kasiyasiyang hugis. Siya ang tinatawag ng mga Tagalog na may kayumangging kaligatan. Kayumanggi, ngunit malinis at dalisay ang kulay. Mahina ang kanyang loob, subalit siya ay labis na mapagmahal. Itinuturing niyang Diyos ang kanyang asawa at mga anghel ang kanyang mga anak. Dahil sa pagturing niya sa kanyang asawa bilang Diyos, sinamantala nito ang kanyang kabaitan at pagmamahal. Pinagmalupitan at inubos ang kanyang mga alahas. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang mga anak, nabaliw ito nang mawalay ang mga ito sa kanya. Ipinakita ni Rizal sa pamamagitan ni Sisa ang karaniwang Pilipinong ina sa kanyang panahon bilang dukha, mangmang at kahabag-habag sa maling pagtitiis. Ang layunin ni Rizal ay ang manawagan sa mga kababaihan na huwag magtiis at manahimik sa pang-aabuso at pagpapasakit ng asawa at lipunan. Hindi lamang dapat pinapairal ang puso sa pagmamahal at maging martir sa asawa na asawa, kung hindi magmahal ng wasto. Tutor Ryan, medyo malalim yung pagpapaliwanag o pagpapakilala kay Sisa bilang isang kanina, Tutor Eric,
una nating binigyang pansin si Sisa bilang mahalagang tauhan sa No Limit Anghere, at siya nga ang ginamit na simbolismo ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, simbolismo at sagisag ng mga kababaihan na talagang siya ay mapagmahal na asawa, at hindi lamang asawa kundi mapagmahal na ina sa kanyang dalawang anak na si Crispin at Basilio. Kaya naman sa isang tipikal na ina at ordinaryong ina, nakikita natin ito sa mga sa larawan ng mga ina o nanay sa ating kapaligiran, no, na talagang sobra-sobra ang kanilang pagsasakripisyo at paghahanap buhay alang-alang lamang sa magandang kinabukasan ng mga anak. Ngunit dito ay mahirap man tanggapin, ano, masalimuot man ang naging kapalaran ni Sisa. Ngunit gayon talaga, no, sinasabi dito na si Sisa ay na kumbaga pinagmalupitan ng kanyang asawa na itinuring niyang Diyos, ano, pinagmalupitan at kumbaga inalisan ng karapatan bilang babae. Kaya naman sa huling banda, sinabi dito ni Jose Rizal na siya ay nasiraan ng bait o nabaliw, di ba? Kaya makikita natin ang representasyon ni Sisa dito sa ating tinatalakay na No Limit Anghere. Yan ang representasyon ng mga kababaihan na talagang grabe o sobra-sobra kung magmahal. Kaya naman ang aral dito na ng ating manunulat na si Gat Jose Rizal ay hindi lamang dapat daw pinaiiral ang puso sa pagmamahal, at hindi rin dapat tayo maging sobra-sobrang martir sa asawa, at syempre gamitin natin ng wasto ang ating wagas na pagmamahal. Ayan, Tutor Ryan, tama na yung sinabi mo. Ano, marami rin tayong naririnig na sa praktikalang paraan ay bakit daw inilagay na mas mataas na posisyon, sa mas mataas na posisyon yung utak natin kumpara sa puso. Kasi dapat pagganahin muna natin yung ating mga isip at utak bago natin pagganahin yung puso. At wag tayo maging martir, Tutor Ryan, kasi dapat ang pagmamahal ay give and take yan. Ibibigay mo at natatanggap mo rin, Tutor Ryan. Yun ang masasabing tapat na pagmamahal. Ayan. So, syempre, marami na tayong mga makabagong mga kababaihan, no, na talagang pinapairal nila ang kanilang talino, at kaya naman sobra-sobrang pagsaludo sa kanila, Tutor Eric, dahil marami tayong mga single nanay at alam na kanila ang alam nila ang kanilang tunay na karapatan bilang bahagi o nasa hanay ng kababaihan. At Tutor Ryan, hindi lamang yung mga yan, kundi sabi mo nga kanina, may mga leader tayo sa gobyerno na mga kababaihan, at meron din tayong mga kilalang mga kababaihan na nagtaas ng bandila ng Pilipinas sa pamamagitan ng kagandahan at palakasan. Si Hidi Lidia, si Catriona Gray, si Priya Alonso Worsbach, yan. Hindi talaga, tunay na hindi pahuhuli ang Pilipina. Ang mga Pilipinas sa global scale. Yan. Napakalaki ng kanilang mga inaambag sa ating pag-unlad ng ating lipunan. No, Tutor Eric, ang dami-dami nating kinakailangan. I mean, ang dami-dami nating pwede pa nating sabihin patungkol dito. Kaya naman, sa aming mga duty, maari pa tayong magbigay ng mga opinion sa pamamagitan ng ating comment box, o kaya naman meron tayong group chat. Sa mga hindi pa miyembro ng ating group chat, ay mag-PM lamang sa amin ni Tutor Eric. Ayan, Tutor Eric, pagsasali natin o paghahawa na ng ating gramatika sa talakayang ito. Kaya naman, ang ating tatalakayin kaugnay dyan ay ang ekspresyon. Ano? Ano nga ba ang ekspresyon, Tutor Eric? Ayan, ito raw ay nagpapakita o pagpapakita o pagpapahayag ng malayang saloobin upang maihayag ang nais iparating ng isang tao. Ito ay maaaring magpaliwanag, maghamping, at magbigay ng sariling opinion. Katulad lamang ng kabibigay lamang opinion natin, Tutor Eric, malayang pagbibigay ng opinion. At yan ay tinatawag nating ekspresyon. Ekspresyon. Ano?
Ayan. Tutor Ryan, ano ba yung mga halimbawa ng pagpapahayag o pagpapakita ng ekspresyon? Ito ay maaaring ipakita o ipahayag sa pamamagitan ng talata. O dun sa mga hindi nakakaalam, yung talata ay binubuo ng grupo o dalawa o higit pang mga pangungusap na tumatalakay sa iisang paksa. Tutor Ryan, yun yung talata. Okay, basahin natin ito. Sa panitikan, ang feminismo ay isang teorya o kaalaman na nagbibigay ng tuon sa kalagayan ng mga kababaihan sa loob ng isang akda. Kalimitan ang mga tauhang babae ay eksploitasyon ng katotohanan. Ito yung pangalawang bahagi ng ating talata. Ipinakikilala ang mga babae bilang mahina, marupok, tanga, sunod-sunuran, maramdamin, emosyonal at pantahanan lamang. Kadalasan din sila ay ipinakikilala bilang aping asawa, babaeng walang alam, mahina ang kakayahan, hindi ko na kinakaya to, Tutor Ryan, masamang babae, masamang biyanan, at laging huli ang kaisipan sa kalalakihan. Sa pananaw ng mga feminista, naniniwala sila na dapat ding bigyan ng katarungan ang mga tauhang babae sa loob ng isang kwento tulad ng pagbibigay halaga sa mga tauhang lalaki. Ayan. Ayan. Dapat natin pansinin, Tutor Ryan, doon sa unang pangungusap sa ating talata, ipinaliwanag ang teoryang feminismo at pinalawak ito sa ikalawang pangungusap. Kasi hindi natin maiintindihan dun sa unang pangungusap lamang kung ano yung kahulugan o katuturan ng salitang feminismo. Lalo namang binigyang linaw ang feminismo sa pamamagitan ng mga pagbibigay halimbawa dun sa mga sumusunod na pangungusap sa talata, yung ikatlo at ikaapat. Samantalang sa huling pangungusap, binigyan ng mas liyak na description sa pamamagitan ng pagtutulad. Saan inihilan tulad yung karapatan ng kababaihan sa karapatan ng kalalakihan. Ibig sabihin, dapat bigyan ng patas na pagtingin, no to gender discrimination, at dapat pantay-pantay lamang, regardless kung lalaki o babae ka, pantay lang dapat ang pagtingin sa lipunan. Ng lipunan. So, ang nahulugan pala nito, Tutor Eric, na sa pagbibigay ng ekspresyon o pagbibigay ng sariling opinion, kinakailangan nag-iingat din tayo, kinakailangan maging patas tayo sa dalawang pinagkukumpara o pinaghahambing natin, katulad ng ibinigay na halimbawa tungkol sa feminismo. Kaya naman, may kita natin doon mula sa umpisang pangusap hanggang sa mga sumusunod na pangusap ay nagsisilbi itong mga suporta upang mapagtibay ang binigay na argumento o binigay na pagbibigay description sa feminismo. At nakita natin sa huling bahagi ang pagbibigay ng tiyak na description sa pamamagitan ng nang ibinigay na pagtutulad. Tama, Tutor Ryan. Talagang ang bibigat ng mga salitang binitiwan labang sa mga kababaihan, Tutor Ryan, sa mga pantulong na pangungusap. Ayan, Tutor Ryan. Pangalawang halimbawa, Tutor Eric, kung kanina talata ang ibinigay na halimbawa, ngayon naman ay mga pangungusap. Unang pangungusap, higit na nagdusa ang kalooban ni Sisa kaysa kay Elias sa kanilang sinapit na kapalaran. Parehong masaklap ang sinapit ni na Elias at Sisa. Aba, so nakita natin dito ang paghahambing, Tutor Eric. Ano? Okay, susunod na pangusap o mga pangusap, sa aking pananaw, hindi makatarungan ang sinapit ng magkapatid na Basilio at Crispin. Batay sa kwento ni Basilio sa kanilang ina, hindi pinayagan ng sakristan mayor na makauwi si Crispin. So pansinin na natin na dito sa pangalawang pangusap, kung kanina ay paghahambing, ano, gamit ang mga salitang ano nga yung mga ginamit na salita kanina, Tutor Eric, ang ginamit ayan, na salita ayan, balikan ay natin, ayan. Higit at pareho. So iyan ay bahagi ng ekspresyon na paghahambing. Ikalawang pangusap natin, ang ginamit naman dito ay pareho. Tutor Eric, pakiusad po.
Ayan, ang ginamit naman na may salungguhit, nakikita natin, naiiba ang kulay, ayan, sa aking pananaw at batay sa, mapapansin natin dito na sa pagbibigay ng opinion tungkol sa magkapatid na Basilio at Crispin ay gumamit ng sa aking pananaw at batay sa. So ito ay kadalasang ginagamit natin sa pagbibigay ng ating opinion. Diba? Sa ayan. Ating pananaw, Tutor Eric, batay sa kwentong ating banasa, Tutor Eric, o karanasan, Tutor Eric, ayan, sa pagbibigay ng opinion. Na may ayan, Tutor Ryan, medyo palawakin lang natin yung pangalawa, ito. Meron kasi tayong dalawang uri ng paghahambing. Yung paghahambing na magkatulad at paghahambing na hindi magkatulad. Pag sinabi nating higit, Tutor Ryan, ito ay paghahambing na hindi magkatulad kasi merong nakahihigit sa katangian. Kaysa sa isa. Sa pangungusap niyan. Ayan, dyan sa unang pangungusap. Pag pareho naman, paghahambing na magkatulad yan dahil parehas. Yung sinapit mo, parehas na masaklap ang sinapit ni Elias at Sisa, ibig sabihin, walang nakahihigit sa kanila. Paghahambing na di magkatulad at paghahambing na magkatulad. Para lang magkatulad. Ayan. Ayan. Uy, tapos na, Tutor Ryan. Tapos na, Tutor Eric. At talagang meron pa tayong nalalabing ilang minuto. Ayan. So, batid natin at natitiyak natin, Tutor Eric, na ang ating tinalaki kanina ay malinaw na naunawaan ng ating mga mag-aral. Kaya naman, susubukin natin kung gaano nga ba nila natutuhan o naunawaan ang ating talakayin. Ang unang gagawin, gagawin lamang ay tukuyin kung ano nga ba ang pinakaakmang gamitin bilang bahagi ng ekspresyon o mga salitang ginagamit sa ekspresyon, pahambing man yan o pagbibigay ng opinyon. Ano? Alright, so una, basahin ko na agad, sa ganang akin, inaakala, baliw ang taong wala sa sariling bait at baliw rin ang turing sa nilikhang matayog ang isip. Ano kaya natin, ang Tutor Ryan, yung mga sagot ng ating mga viewers ngayong hapong ito? Alam kong napakalalim, malamang malalalim silang mag-isip ngayon dahil napakaseryoso ng ating talakayan ngayon. Ano, napakalalim ng mga salitang ginagamit. Saga ganyang akin o saga ng akin. Kay Aaron. Shia, saga ng akin. Richelle, saga ng akin. Shia, ganun. Then, Crystalline, inaakala. Ayun. So, saga ng akin. Crystalline, yun na rin ang kanyang kasagutan. Tingnan natin, Tutor Eric, kung sila ba ay tama ng kanilang kasagutan. Tama, Tutor Ryan. Ang tamang sagot ay saga ng akin. Saga ng akin. Para sa akin. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Sa aking pananaw, di ba? Ikalawa, Tutor Eric, ikaw naman. Yeah. Lahat ng nilikha ay dapat magkaroon ng isang direksyon at adhikain hindi lamang para sa kanyang kapwa at lipunan, kaya upang magkaroon siya ng kabuluhan. Ano kaya yung akmang salita na kukumpleto sa ating pangungusap? Ito kaya ay kaya o upang? Na natin, ang sagot ni Maria Abigail ay upang, gayon rin ang sagot ni Shia Ruby Aaron at Aaron, upang. Jose Cheno Bunyales. Ano kaya ang upang, Tutor Eric? Tingnan na natin ang mga naging ang tamang kasagutan. Upang, ang tamang sagot sa ikalawang bilang. Yan, tama, Tutor Ryan. Ang tama, sagot. Tama, ang kanilang kasagutan. Iba, napakahusay naman talaga, no? Ikatlo, Tutor Eric, ako naman. Ikatlo, tunay na pinakadakila, magkasing dakila, ang ina sa lahat ng nilika sa daigdig. Ano kaya ang akmang gamiting salita? Pinakadakila o magkasing dakila? So, ito ay paghahambing. Magkasing dakila o pinakadakila? At ito ay bahagi rin ng pagbibigay ng opinyon. Okay? So tingnan natin, ang sagot ni Aaron ay pinakadakila. Ang sagot naman ni Enemedes, tama ba? Pinakadakila, Crystalline,
Janelle at Jose Chino. Halos lahat, Tutor Ryan, pinakadakila ang tamang lahat sila, Tutor Eric. Wala akong nakikita ang pinakaibang sagot. Mm-hmm. Tingnan natin, Tutor Eric, Tutor Ryan, pinakadakila. Ba? Yun ang tamang sagot, Tutor Ryan. Tama, o tumpak ang kanilang kasagutan. Tunay nga naman na pinakadakila ang inasaliha sa lahat ng nilika sa daigdig. So yun ay binigay na opinion o pagbibigay ng opinion. Mm-hmm. Yeah. Para sa ating ikaapat na bilang, batay sa sang-ayon sa mga pangyayari, sa huling kabanata, ibinuwis ni Elias ang kanyang buhay para kay Ibarra. O ano kaya ang angkop na salita na kukumpleto sa pangungusap? Ito ba ay batay sa o sang-ayon sa? Aba, ano kaya ang pinakaakmang gamitin dito? Batay sa o sang-ayon sa? Para mabuo ang ating pangungusap na nagbibigay ng opinion. Ayan, Tutor Ryan, sabi ni Risa May Anog, si Ermeline, si Richelle, si Maria Abigail, si Aaron John, si Crystalline, si Jose batay Cheno, sa. Batay sa. Tama kaya? Kung tama ang kanilang kasagutan, aba, ikaapat na yan ha, pero lahat na nakikita natin ay tumpak ang kanilang kasagutan. Napakahusay. At para sa ikalima at huling tanong na kukumpleto sa ating limang puntos, ang pag-ibig ng anak sa kanyang ina ay dakila. Kaya't sapagkat walang sino mang makapipigil kahit na ang mga guwardiya sibil. Ulitin natin, ang pag-ibig ng anak sa kanyang ina ay dakila kaya't sapagkat walang sino mang makapipigil kahit na ang mga guwardiya sibil. Ano kaya ang pinakaakmang gamitin para makumpleto ang ating pangungusap? Kaya't o sapagkat? Ayon kay Shia, kaya't. Gayun din kay Enemedes, Ariani, Crystalline, Richelle, Jose, Chino, kaya't. At wala na ako na ibang nakitang ibang kasagutan, Tutor Eric. Kaya tingnan na natin ang akma na sagot. Ayan, Tutor Ryan. Sapagkat walang sino mang makapipigil. Ang pag-ibig sa anak sa kanyang ina ay dakila sapagkat walang sino mang makapipigil kahit na ang mga guwardiya sibil. Tama nga naman, Tutor Eric. Ayan. So maraming salamat. Mayroon pa rin sapagkat, ayan, Riza May, marami pa rin nakakuha ng kanilang tamang kasagutan. Ayan, Tutor Eric, pagbati sa lahat ng ating mga mag-aaral ngayong hapon na sumama at sumubaybay sa atin. Saludo po sa inyo. Kayo ang aming lodi ni Tutor Eric. Lodi namin kayo ni Tutor Ryan. Kayo ang tunay na lodi namin dahil lagi ninyong napagtatagumpayan ang anumang gawain. Ibinibigay namin sa inyo with flying colors. Talagang napakatataas ng puntos na nakukuha ninyo. Kaya marapat lamang na ibigay sa inyo ang tropeyong hawak nitong kasi. Yay! Sabi nga ng mga millennials, deserve. So deserve ng ating mga lodi ang parangal o pagkilalang iyan. Ayan, maraming salamat, Crystalline. Nakakuha ng apat. Ayan, nakakuha ng mga sagot. Ayan. So ngayon, Tutor Eric, okay? Dapat daw natin, sa lahat ng ating tinalakay kanina, ano, mahihinuha natin na malaki ang role o ginagampanan tungkulin ng kababaihan sa ating lipunan. Ayun, di ba? So dahil sa ating mga tinuran kanina, maraming nagpapatunay na ang mga kababaihan ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Sila ay may malaking ambag o kontribusyon sa ating lipunang ginagalawan. Women empowerment. Women empowerment. Ayan. Sunod, Tutor Eric. Ayan, may mga angkop na ekspresyon. Tandaan din natin na may mga angkop na ekspresyon na ginagamit sa pagpapaliwanag, paghahambing at pagbibigay ng opinion. Gaya ng mga naka-print sa pula at na may salungguhit kanina, no? Ipinapakita natin
yung expression natin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, paghahambing sa mga katangian, at pagbibigay ng ating sariling opinion. Tumpak, Tutor Eric. At tandaan natin ha, mga angkop na ekspresyon. At dahil dyan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat natapos na ninyo ang ikapitong session na ito. Yehey! Galing! May kintong medalya na naman sila, Choco Ryan. Keep up the good work, talaga. Keep up the good work. Talagang pagbati sa ating mga mahusay na mga tutis. Ganyan din sa gabay ng kanilang mga guro't mga magulang. Ngayon, Tutor Eric, so syempre, hindi tayo matatapos kapag walang takdang gawain. At bilang takdang gawain, ihambing ang mga katangian ng isang ina noon at ngayon. Okay, ibig sabihin noon at sa kasalukuyan. Batay sa napanood na dulang pantelebisyon o pampelikula. So ginagamit natin o gagamitin natin ang dulang pantelebisyon o pampelikula bilang patayan kung ano nga bang pagkakaiba ng katangian, no, paggambing ng katangian ng ina noon at sa kasalukuyan. Tutor Eric,